Sapat pa ang supply ng isda sa Commonwealth Market sa Quezon City sa kabila ng mainit na panahon. Pero posibleng bumaba ang supply oras na magsimula ang El Nino. Live mula sa Commonwealth Market, nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Justin, kamusta ang bentahan ng isda dyan? Gretchen, matumal ang bentahan ng mga isda dito sa Commonwealth Market. Pero ang problema ay posibleng magkaroon ng problema sa kakulangan sa supply ng isda dahil sa nagbabadyang epekto ng El Nino phenomenon. Bumaba pa ang presyo ng ilang isda dito sa Commonwealth Market sa Quezon City sa kabila ng nagbabadyang El Nino. Kabilang sa mga bumaba ang presyo ang tilapia na nasa 140 hanggang 150 pesos na lang kada kilo mula sa dating 160 pesos. Pati ang bangus, bumaba rin sa 150 hanggang 200 pesos kada kilo mula sa dating aabot sa 240 pesos. Nananatili naman sa 400 pesos kada kilo ang tuna. Ang tanging tumaas ang presyo, ang galunggong na nasa 240 pesos na kada kilo mula sa dating 160 pesos. Kapansin-pansin na maliliit ang mga huli at kakaunti lang ang supply nito. Pero ayon sa mga vendor, hindi naman tag-init o ang nagbabadyang El Nino ang dahilan ng taas presyo sa galunggong. Walang ganong dating. Bilog ang buwan, liwanag ang buwan. Ang ibang nagtitinda naman, napilitan lang daw magbaba ng presyo. Matumal yung bintahan. Walang gano'n namimili. Pero marami pa daw bang supply ng tilapia sa mga supplier? Yung Pampanga po, kukunti lang. Iba Tangkas, marami. Ayon naman sa ilang mamimili na nakausap namin, pinaghahandaan na rin nila ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga isda, lalo na ng tilapia at bangus sakaling bumaba ang supply nito. Depende po siguro, babawasan na rin. Siguro tilapia na lang bibili, tas gulay. Ganun. Okay lang, bibili pa rin. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Bibigyan tayo ng pambili araw-araw. Sa adjust na lang ng budget. Bibili pa rin. Wala sa parang tayo kakain kung di tayo bibili ng isda. Budget din. Nauna nang nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na bababa ang supply ng isda kapag tumama na ang El Nino dahil sa fish kill. Posible raw kasing magdulot ng pagkaubos ng oxygen level sa mga palaisdaan ang pagtaas ng temperatura. Hinihikayat na ng BFAR ang mga mangingisda na huwag maglagay ng masyadong maraming fingerling sa mga fish cage para hindi mabilis maubos ang oxygen level ng tubig. Gretchen, yun naman sa BFAR, no, ay posible namang hindi maapektuhan ng El Nino phenomenon yung mga tinatawag na archipelagic fishes o archipelagic species ng mga isda. Ito yung tuna, sardinas at galunggong. Paliwanag ng BFAR, mas gusto kasi ng mga isda ito yung mainit na temperatura. Gretchen? Magandang balita yan. Maraming salamat. Justin Punsalang. Mga kapatid, Gretchen ho po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.